Department of Trade and Industry sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs kung paano i-recycle ang mga patapong produkto sa ginanap na value chain mapping workshop sa San Fernando, Pampanga nitong January 25, 2023. Ito ay inorganisa ng DTI Central Luzon upang magkaroon ng mas malawak na kaalaman ang mga MSMEs para madagdagan ang kita mula sa mga raw materials na ginamit sa paggawa ng kanilang kalakal. Kabilang sa mga lumahok sa seminar ay ang DTI Nueva Ecija, Aurora, Bataan, Bulacan, Tarlac, Pampanga at Zambales. Ayon kay Hani Len Fernando, Senior Trade Industry Development Specialist ng DTI Nueva Ecija, layunin ng nasabing aktibidad na maisalba ang inang kalikasan, kaya hinihikayat nila ang mga MSME sa gitnang Luzon na suportahan ang programa. So we encourage yung mga MSME na instead of landfill ang end ng process ng kanilang mga MSME yung production, maging from waste to zero waste. Yung dulo niya, hindi sa landfill pupunta. Kung hindi, ma-recycle pa rin. Ang objective nito, lahat ng waste nila na in-identify in the process of production ng kanilang mga produkto ay kanino mapupunta yung huli. Very, ano po yung mga emission. Talagang gusto nilang ma-convert yung waste nila into another income. Meron pong initiative sa DTI na sinutulungan ng ating mga MSME na talagang tumulong sa pag-save ng ating earth through greening, supporting the green campaign. Kasama ng DTI Nueva Ecija na dumalo ang 10 Green Economic Practitioners sa ilalim ng Shared Service Facility o SSF project na kinabibilangan ng Nanay Baby Smokefish sa San Leonardo na OFC Food Products Mushroom, Reg Mushroom, Aji Food Products ng Himba, San Juan Laur Mushroom Grower Association, Palayan City Mango Grower Association, while the Fuente RIC, Cocot Wine and Feed sa Cabanatuan City, Desmond Farm sa Pantabangan at Curvada Organico sa Bayan ng Llanera. Para kay Jason Natividad, owner at artist ng Curvada Organico sa Bayan ng Llanera, malaking karangalan para sa kanilang mga MSME ang ganitong pagkakataon upang makilala ang kanilang produkto na gawa mismo sa basura na ngayon ay pinagkakakitaan na ng kanilang samahan. Mapalad tayong napili ng Department of Trade and Industry na isabak sa isang renovation program. Ito ay isang karangalan dahil ang ating produktong Nobu Ecijano ay kabilang sa programang ito na kung saan malaking tulong sa aming mga MSME na mabigyan kami ng mas malawak na exposure ang aming mga produkto at maihatid sa merkado ang mga ganitong klaseng produkto na gawa sa basura. Kaya napakalalaking tulong sa amin ang programa ng Greenovation Program ng Department of Trade and Industry. Inaasahan naman na magkakaroon muli ng seminar patungkol sa Greenovation Program for Central Luzon MSMEs sa second quarter ng taong 2023 sa inisyatibo pa rin ng DTI.